At ayun, welcome back sa aking YouTube channel, April in Canada! So ayun na nga, ang tagal naming hindi nag-post, hindi kami nag-vlog. Sobrang busy at as you can see, malaki na talaga yung tiyan ko. And nakakapagod actually. Dami naming prepare para kay baby and maraming ganap, maraming nangyari for the past few weeks, actually months, na hindi kami nag-vlog. At ikukwento namin yun mamaya ni Jim. Right now, nandito ako sa office. So, may time ako, nakapag-isip ako na mag-vlog muna just to update you kung ano nangyayari dito sa amin ngayon. Today is December 6 and last week na namin sa term, sa fourth term ko. And bigat na ako sa sarili ko. I've gained a lot of weight. Syempre, 8 months na akong buntis and malapit na akong manganak. So, yun. Super excited kaming dalawa ni Jim. Kukwento ko sa inyo kung ano yung mga happenings lately sa life namin dito sa Canada. Ayun nga, ang kukwento ko is about bakit tayo naging busy babe. Kasi hinahanap tayo ng ating mga 6 na viewers. Ayan naman eh. Ba't hindi ka na daw nagpo-post? Oo. So, una... Pakita mo muna si baby Zach. Ayan. Di ba, laki-laki na. So, ayun nga. Una, syempre, finals namin sa school. So, busy talaga. Maraming mga deadlines. Pangalawa, si Jim, marami siyang mga job offers and interviews lately na talagang pinaghandaan mo, no, babe? Oo. So, kailangan mag-review eh. Yeah, so kailangan niya mag-prepare kasi nga, yung mga companies na nag-invite sa kanya for interview, sila yung mga tipong hindi nagsisend ng mga questions a day before or minutes or hour before so, the ano interview. So, ano kasi ito, purchasing, about purchasing to. So, medyo kailangan talaga pag-aralan yung mga office questions job, and answers. Tapos, talagang pinagpipray namin to kasi nga, work from home siya. So, kung makuha man siya, in Jesus' name, eh, at least, may magbabantay. I-update namin kayo. Okay. And, napakaganda, no? I-update namin kayo kasi, ang kinaganda nito si April, yung job niya sa healthcare, work from home, usually talaga work from home. And yung nakuha ko rin, healthcare siya, itong interview na to, kumakuha ko, pareho kami work from home. So, ibig sabihin, may magbabantay kay baby, di ba? At the same time, nag-start na rin ako sa isa pang healthcare na part-time. Kinaganda nito, it's a casual. So, ang nangyari dito, kinagandahan is, sinisend ka lang ng everyday ng text messages. So, nasa yun, magbibid ka. Kung pwede ka, go ka. Kung gusto mo. Kung gusto mo lang. Oh. So, i-discuss pa natin yun sa mga, so, maybe sa next vlog. So, ngayon pupunta tayo sa pharmacy. Kasi, tumawag yung OB ko. Okay. And sabi niya, bibigyan niya ako ng prescription sa vitamins. Kasi nakita dun sa blood test ko na meron ako, borderline ako sa iron deficiency. Okay. Meaning? So, ang gagawin is, kasi dati sa Dubai, pag nag-visit ka ng doctor, bibigyan ka kanila kaagad ng prescription. Mm-hmm. Which also happens here sa Canada. Kaso lang kasi, yung sa case ko, 2 days before pa nila nakuha yung result ng blood test ko. Kaya, para hindi na ako bumalik dun sa clinic, tinawagan niya na lang ako. Tapos sabi niya, April, anong pinakamalapit na pharmacy sa inyo? Kasi, isa-send na lang namin sa kanila through fax. Galing eh, no? So, ang nangyayari kasi,
salip na bibigay sa yung reseta, ikaw, sila na mismo yung magsisend dun sa pharmacies na malapit sa iyo. Yeah. And then, pipikapin mo na lang. So, napaka sa mga advantages. Convenient. Diba? Na hindi ka na pabalik-balik dun sa doktor mo. And, ayun nga, ganun pala kasi dati iniisip ko, hala, paano kaya yung ano, yung prescription, may bayad kaya? Yun yung mga tanong ko eh. Okay. So, nung, eto pala, facts, okay? Kasi dito sa BC, merong tinatawag na medical plan services, parang insurance okay. Siya. Binabayaran natin siya ng $75 per month para sa student. Okay. Pero para sa mga OWP or open work permit holder gaya ni Jim, libre siya. Libre? Mm-mm. Okay. So, nung hindi pa ako nahahire dati sa Vancouver Island, sa health sector, MSP lang yung gamit ko, which is okay naman, libre naman. Pero yung sa gamot, meron lang piling mga gamot na nandun naman sa website na covered ng MSP. Kasi nung nagkaroon ako ng allergies, humingi ako ng prescription para doon, hindi siya covered. So, there are certain medicines na covered nung MSP na yun. Now, nung na-hire ako doon sa healthcare, meron na nga akong mas bongga. Mm-hmm. Bonggang health card. Bongga so, yun. Na. Oo, mas bongga na. At na-extend ko pa si Jim. So, ang ganda rin, no? Ang ganda, actually, maganda rin mag-work sa healthcare. Yeah. Ang daming benefits. At saka, time will come, di ba? Kasi dahil government. Correct me if I'm wrong, no? Mm. Dalawa yung pension na marireceive mo, tama ba? That's right. At yun, pagtatanungin nyo ko ngayon, hindi ko alam. Hindi ko masasagot kasi pero, hindi ko memorize. Alam ko, dalawang pension na makukuha natin. So, yung mga medyo matagal na sa Canada, no? Comment down below kung tama kami. Alam, so, dalawang pension pag magre-retire ka na sa healthcare. Actually, sa Canada, pwede umabot siya ng tatlo yung pension mo. Kasi, pero, i-discuss namin kung ano yung katlo. Kasi parang may, ano yun eh? May, anong tawag doon? Terms and conditions apply. Ganon. So, yun. So, anyway, saan tayo papunta kami ngayon? Kukunin namin ni April yung gamot. Magamot. So, may bayad ba? Walang bayad. So, walang bayad. No? Ganda. Pati yung, di ba, pati yung healthcare, wala namang bayad. Walang bayad. Yun kasi covered naman yung employer ng nag-handle nun. So, yun yung isa sa mga magagandang, but pinapasalamat talaga natin na nandito tayo sa Canada and then also na natanggap tayo sa healthcare kasi sobrang daming benepisyo na talagang ma-enjoy mo at ng buong pamilya mo kung nandito kayo. Ganda, another no? thing, babe, na gusto kong is-discuss kasi diba pinag-uusapan natin kanina yung work from home ka, work from home ako, ganyan. So parang makikita kami, nare-realize lang namin yung work-life balance. Although hindi siya applicable sa iba, syempre depende sa industry na pinasok nyo. Oh, idagdag ko lang, no? Kinaganda pa dito sa healthcare. Di ba ikaw pa yung pina-follow up ng doktor mo, di ba? Yes, oo, sila pa yung tumatawag sa akin kasi nga nakalimutan ko na dapat ko silang i-inform kung saan pharmacy ko gustong pick upin yung aking gamot. And paulit-ulit silang tumatawag. Tapos sabi ko, kasi nga ngayon na 8 months pregnant na ako, every 2 weeks na yung ano ko appointment ko with my OB. Wow. Eh ako pa ngayon yung parang teka lang, ano na naman, appointment na naman. So sabi ko dun sa assistant nung OB ko, pwede bang delay muna natin yung appointment? Sabi niya, ay hindi pwede. Ang sarap, no? Yung wala kang isipin, parang libre lahat. Tsaka parang you feel really special. Kasi parang, yung anak mo, talagang kinoconsider din nilang, uy, Canadian yan, Canadian hindi pwedeng yan. Mapabayaan yan. O yan, pakita natin ang Canadian na anak. Side kasi, side. Oh, ayan na. So, malapit na. May nagtatanong, kailan daw yung expected due date niyan? Ang due date ko is actually Feb 16, pero okay. Sabi nga nung OB ko, medyo malaki si
baby Zach. So, probably by end of January, ang kanyang labas. So, malapit na, ilang months na lang, no? Yes. And katulad niya, no, siguro yung sa iba dyan na nanonood ng vlogs ng iba nating mga kababayan na nagva-vlog sa Canada, kung mapapasin nyo, no, sa kanila, nag-i-snow na, makakapal na yung snow. Dito, naabangan namin yung snow. So, very rare nag-i-snow dito. Usually, sa which is, nasan kami ba, nasan tayo ngayon? Nasa British Columbia. Victoria, British Columbia, no? So, hanggang ngayon, naabangan namin yung snow. So, hopefully, by December, bago magpasko. Bago sana magpasko, meron na, no? Pero short-lived lang yun kasi parang 1 week, 2 weeks. Yes. And then somewhere in February, yun yung pinaka-last. True. Or no. So, uy, wait lang. Okay. Since naman na sa healthcare tayo nagtatrabaho, ba't hindi natin sila i-invite na mag- apply. Bakit nga ba? Kasi marami na ba bakanting mga jobs ngayon, yeah, mga position. So, nangyayari, pag we encourage you, no, pag open work permit ka, kunwari si Mrs. o si husband, si abi mo, yun yung student, at open work permit ka, so this is the right time na mag-apply ka na, healthcare. At bakit, babe? Kasi nga, meron ngang BCPNP, Healthcare Authority. Express entry, BCPNP. So, ang bilis ng ano, pag-process ng PR. Permanent residency agad. So, yun. Sana sa mga papunta dito, kung mapapanood nito, talagang i-prioritize nyo because not only maganda yung opportunities in and outside healthcare, mas mapapabilis yung permanent residency nyo. And nag-range yung, just in case para may idea kayo, nag-range yung per hour hourly salary rate from $26 to $30 per hour. And then yun yung nice siya, di ba? Yeah. Fix siya. Siyempre, depende pa rin yun dun sa job mo. Oo, on average, sa visa. Depende yan sa job mo. Pero yun yung sinasabi namin. And kadalasan, lalo na pag-admin na kuha mo, yun nga, may work from home ka. And yung ina-plan ko na work ngayon sa purchasing, Ang ganda nung ano niya schedule from 7 a.m. hanggang 3 p.m. So, kinaganda nun, pwede ka akong mag second job, yes, di ba? Second job, third job, pwede yan. Kasi within that hospital, pwede ka. Depende rin siguro sa job, pero kung medyo chill ang job mo and having another job or second job, talagang parang wow, nuulanan ka na lang ng biyaya kasi kung masipag ka, of course. Masingit ko lang, sarap maglakad talaga dito sa Canada. Yun yung sinasabi ko kay April ever since. Kahit saan ka magpunta, may walkway. So, yan, tatawid tayo. Pakilala ko to. Sino? Ito ka, kumpari ko to eh, si Nick, sa Canadian to. Ding, Oo, kilala ko niyan. Nick! How are you, sir? I'm doing my vlog. I'm doing my vlog right now. Say hi. Say hi. Yeah. Anyway, I called in sick and I'm just doing a vlog. See ya. Yeah. So, last day niyo ba ng sa ano yon? Yung sa school? Yes. So, mamaya samahan niyo kami. Pupunta tayo sa UV kasi meron akong night class and that's gonna be my last class for this term. Punta muna tayo ng pharmacy. Check natin yung gamot. Yung gamot ni April. And then afterwards, punta na ba tayo ng lab? Lab. And then, sana libre tayo ni April ng kape. Wow, so ganito yung bus dito. May Santa. Baklaran lang po. Gamit niyo po ba si Santa po? Kaway-kaway ka na. Baklaran. Baklaran.
you. Yun na nga, doon na nagtatapos ang ating vlog for today. Sana na-enjoy nyo. Ah, dito tayo sa Team Hortons at anong oras na ba? Alas 10 na? Alas 9. 9.22 ng PM. Siyempre, andyan ang ating gang with Paul, Trisha, oh, andyan si Anna at andyan si Boss G. Hanggang sa susunod at kami may Christmas party abangan.